Minsan, para hindi mahirapan, tinatamad ang ilan na gamitin ang mga footbridge o tamang tawiran. Pero ang tanong, worth it ba ang katabarang yan sa iyong kaligtasan? Yan ang kwentong kalye ni JM Encinas. JM? Kuya Kim, dumarami ang kaso ng aksidente dahil sa jaywalking. Kaya naman mungkahi ng Department of Interior and Local Government o DILG, itaas ang multa at parusa sa mga pasaway na tumatawid sa maling tawiran. Sa kuwang ito ng MMDA CCTV camera, makikita ang babaeng binabaybay ang kahabaan ng southbound lane ng EDSA Guadalupe. Tila maghahanap ng tiyempo ang babae para makatawid. Maya-maya pa'y bigla itong nasagasaan ng motorsiklo. Kapwa-sugatan ang babae at ang rider. Isa lang ito sa posibleng mangyari sa hindi pagtawid sa tamang tawiran o jaywalking. Kahit may jaywalking sign na nakapaskil, marami pa rin daw ang mas pinipiling makipagpatintero sa mga sasakyan. Ganito raw ang kalimitang sitwasyon sa EDSA at C5. Dahil sa malalayo at matataas na footbridge. Kasi yung mga tumatawid, yung iba kasi nahihirapan, di ba? Di ba matas ang akyatan? Kaya ganun. Yung iba kasi yung tumatawid para madali sila makatawid. Kaya naman iminungkahi ng Department of Interior and Local Government o DILG na taasan ang multa sa mga pasaway na lalabag sa jaywalking law sa EDSA at C5. Sa kasalukuyan, nasa 500 pesos ang multa sa mga nahuhuling tumatawid sa maling tawiran. Kaya pinag-aaralan ng DILG at mga katawang nitong ahensya gaya ng MMDA ang pagtataas nito. It could be a community service, but it's important na alaman nila we are serious on this. Pinaglaruan lang po ay hindi na magbuhay mo ang sa tala ng MMDA Accident Reporting and Analysis System, nasa 3,161 ang mga na-accidenteng pedestrian noong nakaraang taon, habang nasa maygi 2,200 naman ang recorded pedestrian accident mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Sa gabi raw madalas nangyayari ang paglabag sa batas ng sangan, kaya pinag-aaralan din ng MMDA na i-extend ang duty ng kanilang traffic enforcer.